Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa agusan. Pero nag-file ako ng leave at bumalik ng Jensen dahil sa problema ko. I never thought na isang araw magsusulat din ako sa inyo at ihingi ng advice. Hindi para sa akin, pero para sa kaibigan ko. At itago na lang natin ang kaibigan kong ito sa pangalang Limuel. Yes, Jean. Pwede namang maging kaibigan ang lalaki at babae. Itago nyo na lang pala ako sa pangalang Katya. At meron akong isa pang kaibigan since high school na itago natin sa pangalang Katie. Ako, si Katya, at ang kaibigan kong si Katie, plus ang isa pang kaibigan kong si Limuel. Isang araw noon, sinabi sa akin ni Katie na may super duper crush daw siya. At ang crush niyang yun ay ang kaibigan kong si Limuel. Alam na alam ni Katie na sa umpisa pa lang, siya lang ang may crush kay Limuel. Kasi iba ang crush ni Limuel. At hindi naman talaga nila kilalang kilala ang each other. Kaibigan ko si Limuel pero hindi kaibigan ni Katie si Limuel. Magkaibang mundo ang ginagalawan namin. Pero sabi niya sa akin, lagi daw niyang pinagdarasal and she kept on wishing na isang araw magiging magkaibigan din sila katulad na naming dalawa. And soon, sana, magiging more than friends sila. At as a friend, kinausap ko si Limuel para magtagpo sila ni Katie at maging magkaibigan kaming tatlo. And wish come true para kay Katie. Pinakilala ko si Limuel kay Katie. Pero it was just a hi and hello thing and nothing more. Hindi naman nagpahalata si Katie na kinikilig siya. Pero sa mga smiles niya, mukhang pansin na ni Limuel. Until one day, matapos lang ang 1.5 months, may nakilala si Katie. Kamukhang kamukha siya ni Limuel. Nanligaw yung guy na yon kay Katie. Si Katie naman, na ang akala ko'y crush niya si Limuel, may dumating na lalaking kamukha lang ni Limuel, ay sinagot niya agad. Hindi nag-hesitate, hindi nagdalawang isip. Nashock ako, tinanong ko siya, bakit ang bilis naman? Bakit ganun kadali? Sinagot mo agad, hindi mo pa kilala. Ang sabi niya lang, esa, kamukha siya ni Limuel eh. Hindi daw niya napigilan ang sarili niya. Sa isip ko, mukhang unfair yata dun sa guy. Sinagot agad. Dahil lang kamukha ng crush niya. So okay lang, binaliwala ko lang yun. Ganun talaga si Katie eh. And as a friend, support lang din naman ako. After a few months pa, sobrang saya ni Katie na nagsishare sa akin sa kanilang mga naging date nung guy na yon na kamukha ni Limuel. Sabi naman niya sa akin, nagtapat siya na tama yung naging desisyon niya sa pagsagot dun sa guy. At natutunan na rin niyang mahalin, hindi dahil kamukha siya ni Limuel na crush niya. But because kung sino talaga siya yung guy na yon. At naging smooth naman ang relasyon nilang dalawa. Mahigit sa isang taon. Pero katulad ng ibang relasyon, nagtapos din ang kanila. Napabayaan yata ng guy na yon ang kanyang pag-aaral. Lagi kasing nakikipag-date kay Katie. Gala dito, gala doon, kung saan-saan lang napapadpad. At ang nanay nung guy na yon ay sinisisi si Katie. Dahil daw simula nung nagkarelasyon kay Katie, wala na daw ang alam ang anak niya, kundi ang magbulakbol sa klase. At doon nagsimula ang on and off relationship nilang dalawa.
And in the end, naghiwalay sila ng tuluyan. Sobrang nahirapan si Katie mag-move on. Napakahirap sa kanyang tanggapin ang nangyari. So tinatanong niya yung guy kung mahal pa ba siya at willing pa ba siyang makipagbalikan sa kanya. Pero ang napala niya, humindi na ang guy. Ayaw na rin sa kanyang makipagrelasyon. Ewan ko kung dahil pinigilan ng nanay o sadyang na fall out of love lang yung guy. Nakakamukha ni Lemuel. Habang sa pakikipagrelasyon ni Katie, nung kasagsagan ng saya niya at sa kalungkutan, naging mag-close kami ni Lemuel. Doon ko lang din nalaman na gusto pala ni Lemuel si Katie. Simula nung inintroduce ko silang dalawa, may hidden crush na pala siya. Or sabihin natin may feelings na dahil sinustalk niya pala sa Facebook si Katie. Kaya pala panay siya tanong sa akin. Tinago ko lang sa sarili ko yun. Ang intention ko naman ay para hindi ma-distract ang mind ni Katie. Dahil baka may pag-asa pa sila ng guy na yun na magkabalikan. At hanggang ilang months pa ang lumipas, hindi ko pa rin sinabi kay Katie. Kahit wala na talagang pag-asa sila nung guy na magkabalikan pa. Nung nalaman ni Lemuel na final breakup na talaga sina Katie at yung guy, humingi siya ng advice sa akin. Sabi niya pa, okay lang ba daw sa akin kung liligawan ko si Katie? Or liligawan niya si Katie? Sabi ko naman kay Lemuel, kung interesado talaga siya kay Katie, then go for it. Yun ang sabi ko. Na-excite naman ako, pero worried din at the same time. Para kay Katie. Baka kasi hindi pa siya ready para sa isang panibagong relasyon. Pero sinubukan ni Lemuel. Niligawan niya si Katie. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na lang. Nagde-date na silang dalawa. Ni hindi na nag-a-update si Katie sa akin. Hindi sinasabi ni Katie kung anong mga pinagagawa nila ni Lemuel, kung saan sila nagpupunta. Pero si Lemuel yung makwento sa akin. Ang akala ni Lemuel, MU na silang dalawa ni Katie. Nasa stage na sila ng relasyon na may mutual understanding na between them. Kasi si Katie naman daw, binibigyan siya ng goodnight kiss. Every time na hinahatid niya ito sa bahay nila. Malambing daw si Katie sa kanya. So, MU. Pero ang pagkakaalam ko kasi, nag-e-entertain pa rin si Katie ng ibang guys. Ibang manliligaw. Hindi ko alam what happened after that. Pero narinig ko na lang na may sinagot na si Katie na ibang lalaki. Hindi alam ni Lemuel. Umaasa pa naman si Lemuel na may MU sila. Hanggang sa gumraduate kami noon ng college, wala na akong narinig about kay Katie. Pero si Lemuel naman at ako, eh laging nagko-communicate. Open naman sa amin ang linya. Hanggang sa kanya-kanya kaming nagkaroon ng trabaho. Pero after few months lang ng graduation, kung saan hindi ko na narinig ang kung anong mga pinagagawa ni Katie. The next thing I knew, sila ng dalawa ni Lemuel. Masaya ako para sa kanilang dalawa. At ang akala ko na maglalast, tatagal, dahil sobrang in love si Lemuel sa kanya. At si Katie naman hindi mahirap na mahalin si Lemuel dahil crush na crush niya to. Pero ang kaso lang, nasabi ni Lemuel na parang siya lang daw ang nagmamahal at ang willing na mag-work ang relationship nilang dalawa ni Katie. He told me that every time they see each other, hindi niya maramdaman si Katie.
Walang spark, walang excitement kapag together silang dalawa. At kapag mga monsteries nila, si Limuel lang ang nakakaalala para batiin si Katie. Ako naman na confused. Akala ko ba gusto ni Lily, Katie si Limuel? Pero bakit niya ginagawa yon? Nag-wish pa nga siya eh, na sana'y maging more than friends sila. Pero bakit kaya? Naawa ako kay Limuel kasi alam ko how much he loves Katie. Gusto kong kausapin si Katie kung ano ba talaga ang lugar ni Limuel sa puso niya. Chin, mas lalo lang ako naguguluhan dahil nakakapako na sa puso ko na ang awa kong yun kay Limuel ay hindi pala simpleng awa lang. Lihim ko na pala siyang minamahal. Pero nagulat na lang ako. Isang araw pa, sinabi ni Limuel sa akin na ikakasal na sila ni Katie. Buntis daw si Katie. Kaya naman hikan sila. Ang daming sinabi at kinuwento ni Limuel sa akin tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga plans, sa kanilang upcoming na wedding. Ako naman, umiiyak ang puso ko. Gusto kong isigaw na hindi deserving si Katie sa love ni Limuel. Dahil nalaman ko na lang, sinabi ni Katie sa akin na hindi kay Limuel ang bata. Sabi ko, nagbibiro ka ba? Makakasalan ka ni Limuel, pero hindi pala sa kanya. Hindi ko na alam kung anong klaseng babae itong si Katie. Akala ko kilala ko siya. Aminin na lang sana niya at huwag nang tuluyang magpakasal. Dahil kawawa naman si Limuel, unfair sa kanya. Kasal na kasi yan, Chin. What if malaman ni Limuel na hindi kanya ang bata? What if darating ang lalaki at aangkinin ng bata? Saan pupulutin si Limuel? And what hurt me most was that she didn't seem to care for Limuel's feeling at all. At hindi ko alam kung anong mga pinaplano niya pa. Ngayon ay papalapit na ang kanilang kasal. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba kay Limuel ang ipinagtapat ni Katie sa akin. Hindi ko alam kung tama bang manghimasok ako sa kanila. Pero kaibigan ko si Limuel. Ayoko masira ang buhay niya nang dahil lang sa kasinungalingan ni Katie. Pero papano din si Katie? Kaibigan ko din siya. To save her face, dahil buntis siya at tinakbuhan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya, si Limuel ang pinasalo niya bilang ama. Should I be the one to break the news to Limuel na hindi siya ang tatay nito? Or should I wait for Katie to tell him honestly? Pero hanggang kailan? Papalapit na at papalapit ang kasal nila. Kaya I need your immediate advice on this, Jean. At ng mga kamags natin. Ayoko kasing mahaluan ng mali siya na magtatapat ako kay Limuel. Dahil ang totoo niyan, mahal ko siya. Hanggang dito na lamang ang inyong kamags, Katya. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing alauna hanggang alas tres ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon, at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.